Hi guys, andito ako para bigyan kayo ng tips sa pagbili ng laptop para sa inyong online class. So ever since nag-start ang pandemic at nagdeklara ang ating gobyerno ng state of emergency regarding sa COVID-19, ang iba't ibang sektor ng ating bansa ay naghahanda sa pag-adjust ng mga pamamaraan, lalo na sa sektor ng edukasyon. Kaya mula dito, naipatupad ng online class o blended learning kung saan ang mga estudyante at mga guro ay magkaklase sa iba't ibang uri ng platform ayon sa direktiba ng kanilang paaralan, tulad ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ngayon, bilang isang estudyante o guro, ang pinakamahalagang step o procedure sa paghahanda sa online class or blended learning ay ang pagkakaroon ng sapat na gamit o gadget para sa kanilang klase. Dito pumapasok ang problema dahil hindi lahat ay marunong pumili ng tamang gamit para sa klase. Kasama din sa mga problema ang mga guro at mga mag-aaral na may problemang pinansyal. Ngunit, hindi ko to isasama sa video na ito dahil ang konteksto nito ay mas komplikado at ang pangunahing layunin ng video na ito ay para sa mga mag-aaral o guro na naghahanap ng laptop na pasok sa kanilang budget. So, simulan na natin. Sagutin muna natin ang pinaka-obvious or pinaka-tinatanong sa pagbili ng laptop. Okay na ba ang pinakamurang laptop na makita ko para magamit sa aking online class? No! Hindi ka dapat basta-basta bibili ng pinakamurang laptop para lang may magamit dahil mawawalan agad ng value ang inyong laptop sa mga susunod na buwan or taon. Bakit? Dahil mataas ang tsansa na ang pinakamurang laptop, siguro 9,000 to 15,000 brand new, ay hindi fit para sa long-term use. Halimbawa, nagtitingin kayo dito sa marketplace. So, itong ECQ laptop promo, which is obviously second-hand, and nakita mo na 5,000 lang siya. Maybe good siya para lang magamit mo ngayon, pero in the long run, hindi. So kung isa ka sa mga nakabili ng brand new or second hand na bumagal ka agad at medyo na-disturb ka sa mga sinabi ko, huwag kang mag-alala, may mga suggestions din ako para ma-improve yung performance ng laptop nyo. So paano ka ngayon pipili ng maayos na laptop at work sa budget mo? Kung ikaw ay isang budget-oriented na student or teacher, tatlong bagay ang titignan mo sa pagbili ng laptop base sa specs. Ang processor, RAM, storage. Ang processor or CPU is basically yung nagpa-process ng mga task or sabihin natin ang tawag ng mga karamihan dyan ay ang brain of the computer. Ang RAM naman sa madaling salita ay isang temporary storage kapag nakabukas ang computer kung saan siya ang pinagkukunan ng data ng iyong processor. So nagwo-work sila two-way. Sa storage, dito pumapasok yung hard drive kung saan nag-i-store ito ng mga data or files ng laptop mo. So bakit yung tatlo ang dapat tignan kung ikaw ay isang budget student or teacher? Dahil yung tatlong yan ang may pinakamalaki na contribution sa pagra-run ng task sa laptop and as much as possible, kahit maliit lang ang budget, dapat yung tatlong component na yan ang inyong minamaximize sa pagka-canvas. So sa mga recommendations ko, para sa RAM, nire-recommend ko na dapat at least 8GB ang kunin nyo. At para sa storage, dalawa kasi ang type nyan, SSD or solid state drive or HDD or hard disk drive. Nire-recommend ko ang SSD compared sa hard drive kasi ang SSD ay mas magiging convenient at maganda ang experience nyo compared sa hard drive. Ang SSD kasi mataas ang read-write niya sa data, so mabilis yung pag-process niya ng data within ng system mo. Ang hard drive naman kasi in the long run nagsasuffer siya dahil bumabagal na yung Windows 10 kapag naka-install sa hard drive. Paano nangyayari yon? Kasi yung pag-store ng data ng isang hard drive, physically niya nilalagay sa disk na yan. And kung paulit-ulit na may nag-i-store ng data dyan and
nagta-transfer out ng data. Yung physical na location ng data dyan ay nagtatagpi-tagpi. So in the sense na yung data mo dito sa disk na to ay spread out na. So itong locator na yan, kapag medyo gulo-gulo na yung files mo dito, nahihirapan na i-locate ng locator ng hard drive yung mga tamang data. Kaya ngayon, mag-window shopping na tayo. I highly suggest na magtingin kayo ng prices sa store na ito, PC Hub. Ilalagay ko yung link ng prices na to sa description down below. Ang kanilang price list kasi organized. Saka yung mga prices ng laptop nila ay close sa MSRP. So pwede nyo gamitin for reference. Ngayon nandito na tayo sa site. So refresh ko lang to. Dito sa category, piliin nyo yung laptop. Yan. So pwede nyo i-search na lang. Then i-click nyo tong product price para magsimula sa pinakamababang laptop. So ngayon naka-organize ng ganyan. Paano mo babasahin yung mga nakalagay dito sa product name sa price list na ito? So unang-una, ito yung model. So Asus, yun yung brand, ito yung model number. Next is yung kulay ng laptop. Then next is yung processor. Ngayon, paano natin masabi kung ang processor ay doable na for online class or kung ano yung recommendation ko? Ang recommendation ko dapat meron siyang 2 cores at 4 threads. So para malaman natin kung ilan yun, search natin to. Pwede mong pindutin tong kasi ito yung product spec sheet niya. And nakikita ko na actually kung ilan yung cores at threads niya. Pero kung hindi mo pa nagigets masyado, search mo lang cores threads. Kaya niya, makikita mo. Number of cores slash threads, so 2/2. Hindi ko nire-recommend yan kasi I think na masyado na siyang mababa para sa isang laptop. Then next is yung ito, 4GB. Ganyan yung amount ng RAM. And base nga sa sinabi ko kanina, dapat 8GB. Minsan nag-workout na yung 4GB pero in the long run, mag 8GB ka na. So next ay ito. Ito ay yung storage. So yung unang makikita dito is yung capacity, which is ito, 1TB. Then yung next ay yung type ng storage. So either SSD or HDD. Since ito ay HDD and sinabi ko nga kanina, mas recommend ko ang SSD para sa smooth na experience. Hindi to magandang recommendation itong specific na laptop ko. So next dito ay itong 14 inch. Yan yung tinutukoy sa screen size. Then last is W10, which is yung Windows 10. Ngayon, kung ikaw ay budget, mag-set ka muna ng price mo. So sabihin natin 15 to 24,000 ng budget mo, ganun. Kaya dito, titignan mo yung mga product and isa-set mo yung limit mo. So iso-check mo hanggang dito. So basically, ganun yung gagawin mo sa isa para sa pag-check kung okay yung laptop. So next dito, itong Chewy Miha Book Gray. So search natin yung processor. 4 threads. Ngayon, may kita natin na 4 cores, 4 threads siya. So actually, not bad tong processor na to. Meron din siyang 8GB and meron siyang 256GB SSD. Is more than enough na para sa online. So kung itong laptop na to for 16,000, maganda na to para sa akin. Magagamit mo na siya ng matagal-tagal. Unless kailangan mo mag-upgrade. So kung maganda yan, ililista ko yan. Ililista ko itong Chewy Miha Book sa mga sa lista mo, notepad, sulat mo, ganun. And if gusto mo na mas detailed, search mo sa Google yung model ng laptop. Then manood ka ng unboxing and reviews. So limbawa, itong video na ito is Pinoy. So mas maintindihan mo yung review kasi nakatagalog yan, probably. Pwede mo panoorin yung video na to para mas maintindihan mo kasi nakatagalog yung mag-explain. And ganun, ulit-ulitin ko yung process na yun hanggat malista ko yung mga kailangan ko. And if meron na ako gustong mapili for its price, i-check ko kung in-stock siya sa PC Hub, which is in-stock. And if pwede na akong bumili, pwede ko sila kontakin. May contact sila dito sa page nila and sa Facebook nila.
Kaya ayun, ganun na lang yung ganun mag-shopping ng laptop. Pero kung kayo naman ay may budget, sabihin nating engineering student ka, nagka-CAD ka, architect student ka, nagti-3D ka, or anyone na gumagamit ng software na kailangan ng mas malakas pang processing power, like kailangan ng GPU, mas malakas na processor, mas mataas na RAM, mas mataas na storage capacity, i-suggest na manood kayo sa YouTube ng software na gamit nyo and magtingin kayo ng benchmarks regarding dun sa rendering. And para sa lahat, suggestion ko na mag-join kayo sa grupo na to, is GeForce Community and AMD Community. Pwede kayo mag-post ng mga tanong nyo regarding sa kung maganda ba tong laptop na ano, with Titan nyo, post kayo kung ano bang... So lastly, para naman ito sa mga may laptop na mabagal na ganun, at bibigyan ko kayo ng mga suggestion kasi sabihin natin na bait kayo sa mga murang price, siguro na marketing strat kayo ng mga nagbibenta sa mall, ganun. Bibigyan ko kayo ng mga choices. First and foremost is kung naka hard drive pa rin yung ano nyo, yung laptop nyo, I suggest na palitan nyo na yan ng SSD and magre-reinstall kayo ng Windows. Kasi kailangan nyo ng ano, kailangan maging fresh ulit yung hard drive nyo and yung Windows nyo. Kasi nga yung ganyan, usually is babagal na talaga yan, like after 2 years, ganun. Kaya suggestion ko na palitan nyo na yan. Paano kayo mag-shopping ng SSD? Balik ulit kayo dito sa PC Hub and restart lang natin yung website. Hanapin nyo yung mga SSD and sort natin yung price. Ang una-una mo titignan dapat dito is itong zoom ko. Itong 2.5 SATA. Kasi 2.5 meaning 2.5 inch yung hard drive or yung storage. Kasi 2.5 yung naka-install, 2.5 inch eh. Kasi itong SSD may mga iba't ibang itsura. So, yun yung itsura ng 2.5 SSD. And ganyan yung itsura ng hard drive na 2.5 inch. Then, ang SSD naman is parang mga ganyan. Halos parehas na itsura. So, pwede ka mamili dito ng mga price. Like ito, 1,000, ganun. 120GB. And, siguro kung gipit ka na sa budget mo, gusto mo lang talaga ng refresh yung system mo. Okay na yung 120GB, pero ang compromise mo dyan is, mababa lang yung storage mo. Kasi usually, yung mga hard drive, 500GB yan. So, bababa ka ng 120GB. Kaya dapat i-compromise mo yung sarili mo, ganun. Mag-external drive ka siguro, or flash drive, mag-backup ka. And kung may budget ka naman, siguro 240GB. Pwede ka mag 240GB, dadagdag ka lang ng kaunti. And 240, meron din may mga 480GB din. Ayun. So, kailangan nyo lang tignan na itong 2.5 SATA. Kasi... baka magkamali kayo ng bili, like itong M.2 NVMe. Iba itsura nyan. Ano? Kasi siyang parang kamaliit lang na ganyan. Pero, usually kasi yung mga ganyan sa mga, hindi yan available para sa lahat. Kaya, keep in mind lang na that 2.5 SATA yung bibili nyo. Para naman sa brand, ang mga suggestion ko is Gigabyte, Ton, Patriot, ganun. And kung may budget talaga kayo, pinaka the best is Samsung. Kasi kilala na ang Samsung SSD para sa kanilang reliability. Diba, may napili ka ng RAM, sabihin natin, Kingston A400, pwede ka na mag-shopping, punta ka sa Shopee or Lazada. Search history ko. Ayan, pwede ka nang mamili dito, ganun. Storage. And after dumating yan, i-backup mo yung mga files ng hard drive mo. Halimbawa, yung mga important documents mo, ganun. I-backup mo sa flash drive mo, ganun. I-backup mo sa flash drive. Alam nyo naman yung flash drive, ganyan. External drive, Google Drive, kung nagka-cloud storage kayo. Then, manood na lang kayo ng mga Windows installation. Tutorial sa YouTube, Windows 10 or more. Itong video na ito, very detailed by Sir
Mr. Bermore, isang Pinoy tech YouTuber. Maangas yung channel niya. And sobrang comprehensive ng mga tutorial niya. So, ililink ko rin tong video na to sa Twitter. So, yun lang guys, yung mga masasabi kong tips sa pagbili ng laptop. And as possible, naging comprehensive naman ako. And hopefully, yung mga next purchase niya sa laptop niya, mas maayos na para tumagal na sa inyo yung laptop.